Old school rapper na si Syke, may warrant of arrest nga ba at nagtatago sa batas? Ito ang ating tatalakayin ngayong araw. Ito ang Icon Speed, pero bago tayo magsimula, please subscribe. Huwag mo din kalimutan na i-click ang bell button para lagi mo nakikita ang aming bawat update. Wala na yata ang hindi pa nakakakilala sa old school rapper na si Syke. Halos lahat ng rap icon ngayon at battle rapper ay kinikilala ang rap skills na meron ito. Si Syke ay unang lumabas nung sumali ito sa drive-by show ni Andre E noong 1995 at siya ang nagkampyon at dito na nga nagsimula ang lahat. Umanay ng respeto at papuri si Syke sa mga kapwa niya rapper at sa katunayan, ang hari ng tugma na si Looney ay minsan na rin sinabi na isa siya sa mga talagang humanga ng husto dito dahil sa husay ng lyricismo nito. Sa pagkapanalo ni Syke sa drive-by show ng King of Rap na si Andre E, kinuha siya ni Andre E at isinama sa itinayo niyang grupo na tinawag niyang Ghetto Dogs. Isang rapper na si Syke sa unang batch ng legendary rap group na ito, pero kalaunan ay tumiwalag din ito sa Donggalo at nagkaroon pa ng beef sa mga ito. Si Syke din ang nasa likod ng kontrobersyal na diss track na pinamagatang Dear Kuya na kumalat ng gusto noon at pinag-usapan ng hip-hop fans. Ang kantang ito ay di sa King of Rap kung saan binanggit niya pa dito mismo ang pangalan ng dinidiss niya. At dahil sa malisyoso, papanirang puri at below the belt na lyrics ng nasabing diss track na ito, si Syke ay sinasabing idinemanda at kinasuhan at nakulong pa ng dahil dito. Matagal na nawala si Syke sa eksena, hindi naging aktibo matapos ang mga pangyayari na ito at mga ilan-ilan na lang din ang mga pinapaunlakan niyang mga paanyaya sa isang collaboration project o show. At ito lang nakaraan, napapadalas na maging aktibo ulit ito sa social media at nakikibanat na rin sa kanyang social media post tulad na lang ng sa sinabi ng new school rapper na si Bicos na amin din tinalakay sa mga nauna nating video tungkol kay Syke. At ito lang din nakaraan, kasama si Syke sa inilabas na kanta ng mga kilalang artist ngayon na sina CLR, Ryan at iba pa. Ang ilan sa mga nakasama ni Syke sa kanta nito ay matatandaang nakaalitan na rin ng ilang Donggalo artist tulad na lang ni CLR na nakapalitan na din ni Jyoti ng diss track. Ang collaboration na ito ni na CLR kasama si Syke ay nakarating naman kay Ken Magat na nasa kampo din ng Donggalo at isa sa kilalang malapit din kay Andre E. Nag-post si Ken sa social media at binalaan nito ang mga nakakasama o dumidikit kay Syke. Dito din sinabi ni Ken na si Syke daw ay may warrant hanggang ngayon, baka kapag dinampot daw ito ay madampot din ang mga dumidikit dito. Marami ang nag-react sa post na ito ni Ken sa social media at ilan sa mga tanong ng mga nag-comment dito ay nilinaw ni Ken kung bakit maaari silang maisama na madadampot kung sakali. At ayon kay Ken, obstruction of justice daw ang maaaring kaharaping kaso ng mga ito. At bahabol pa niya, kung matalino daw ang mga ito ay buburahin daw nila ito. Hindi naman malinaw kung yung kanta ba ang tinutukoy dito ni Ken o yung mga larawan ng behind the scene nila Syke habang ginagawa nilang music video ng kanilang latest single. Samantala, ilang sandali matapos na magpublish si Ken sa social media tungkol kay Syke, kapansin-pansin din ang pinost ni Syke sa social media kung saan nagpakita ito ng larawan ng isang fried chicken na inuud na at ang caption niya dito ay, inuud ang laman, sabay hashtag chicken magot. Kapansin-pansin din ang post ni Syke kung saan sinabi niya na, hindi talaga ako namamahiya ng walang alam, hinahayaan ko na lang na maging tanga. May warrant of arrest nga kaya talaga si Syke? Ang tinutukoy kaya ni Ken Magat sa kanyang post ay kaugnay pa rin sa dating diss na ginawa ni Syke kay Andre E? Posible nga kayang damputin din ang mga kapwa artist na nakakasama niya sa isang project? Sa tingin mo? Sa ibang balitang hip-hop naman, nag-anunsyo naman ang founder ng Donggalo na si Andre E ng pagbubukas niya ng bagong channel na tinawag niyang Donggalo Records International. Ayon sa kanya, dito daw makikita ang mga never seen videos o footage ng Donggalo noon, mga live videos at iba pa. Ang channel na ito ay sinabi niya ring magiging window of opportunity ng mga artist under ng record label na ito, lalong-lalo na sa mga bagong miyembro nito. Excited na din ba kayo sa mga mapapanood natin sa channel na ito? Matunog din ngayon sa social media ang pangalan ng old school rapper na si Quickie. Ito ay matapos niyang banatan ang pormahan ni Skas Takli at ang ilan sa kagrupo nito sa X-Battalion. Dahil sa pagkaka-expose na ito ni Quickie, may ilang mga social media influencer at nasa linya ng modeling ang naglabas ng mga ginawang kalokohan umano nito sa kanila.
Ayon sa nagngangalang Madison Beer sa Facebook, ay hindi niya daw ito pinost para magpasikat. Ginawa lang daw niya ito para maging aware ang iba pa sa kalokohan nito. Matapos na kumalat at pag-usapan ang mga isiniwalat na ito na nagngangalang Madison Beer sa social media, marami pang nasa katulad niya ang linya na nagsumbong din sa kanya at nagpasa ng mga screenshots kung paano din sila i-recruit nito. Sa mga kanya-kanyang Facebook post ng mga ito ay naka-hashtag pa ang Raffy Tulfo in action. Ipapatulfo kaya nila ang old school rapper na si Quickie? Samantala, ang binansagang God of Beats ng Donggalo artist na si Hakim ay may revelasyon din tungkol sa rapper na si Quickie. Sa social media post din ito ay minura na si Quickie at tinawag itong bipolar. Sinabihan niya din ito na magbayad daw ito ng utang sa kanya. Matatandaan na dating kaaway ng Donggalo si Quickie. At itong mga nakaraang linggo ay humingi ito ng tawad kay Andrew E sa kanyang vlog nakalipas ang napakahabang panahon. Sa post ni Hakim sa social media, may isang nagtanong sa kanya na supporter daw ng Donggalo itong si Quickie. Pero bakit na daw ito minumura? Ang sagot dito ni Hakim ay tinakbo daw nito ang kita niya sa Viva. Ang hit single ni Quickie na Bitin Si Honey ay sinabi din ng beatmaker na si Hakim na siya rin daw ang gumawa ng beat nun. Samantala, sa isang vlog ni Quickie, sinabi nitong nakasuporta siya sa Donggalo at sa bagong movement na ginawa niya ay wala silang balak kalabanin ang mga ito. Panoorin ang maikling clip niya na ito. Tunutuloy na, dito namin ko ha, sa mga nagko-comment ang mga kulit. Tangin na, daming keyboard warrior yung kulit. Kinakalaban ko daw ba ang Donggalo? Or kinakalaban ba ng K9? Or ng Askal ang Donggalo? Ito ha, kahit kailan, sinabihan ko din yung mga boys, walang titirahin na Donggalo artist. Nakasuporta kami, nakasuporta ako, nakasuporta ang K9 Killers, nakasuporta ang Askal Killers, sa lahat ng Donggalo artist. Okay? Period. So, no, ulitin ko, lahat ng diss track or diss song na ilalabas namin, wala kaming ilalabas na diss. Walang ilalabas ng the diss track ang K9 Killers or Askal Killers laban sa Donggalo. Kahit sinong Donggalo artist yan, kahit mga nasinauna pa yan. Hanggang ngayon, wala kaming titirahin. Wala kaming kakalabanin. Okay, okay na. Period. Quickie, K9 Killers, Askal, nasa likod kami ng Donggalo. Okay? Kung gusto nila makapag-collab sa amin, anytime, nandito kami. Okay? So, sa lahat ng Donggalo record fans out there, sa lahat ng Donggalo supporters, sa lahat ng supporters ni Pooch, ni Kuya Andrew, magkakasama-sama tayo. Okay? Kahit kailan, hindi kami babaliktad. Walang pera-pera labanan dito, mga bobo. Ang pinaglalaban namin dito, pinaglalaban ko dito, yung kultura ng hip-hop sa mga nagbababoy. Ha? At sa tingin ko, wala namang Donggalo artist na magbababoy ng kultura ng hip-hop. Bilang respeto kay Pooch, kay Andrew E. So, sa mga nagbababoy ng kultura, okay, sa mga nagpapasisikat ngayon, gumagawa ng issue laban sa kultura, laban sa Donggalo Records, kami, nakasuporta kami sa Donggalo. Yun lang. Okay? Huwag na kayong gumawa ng issue. Samantala, binalaan din ni Quickie si Skastakli kasama ang grupo nito na siguradong marami daw mag-aabang at manonood sa kanila kapag nagkaroon na sila ulit ng show. Sa hindi pa napanood ang pahayag na ito ni Quickie, i-click lang ang inyong nakikita sa screen o di kaya itignan ang link na aming nilagay sa comment section ng video na ito. Sa susunod na video ulit.